medyo may edad na po siya. Kaya para sa kanya po yung awiting ito, I Will Survive, sa daddy ko na nasa bahay po. Nanonood po lahat ng mga taga Bicol, Albay, at mga kamag-anak ko po sa Tarlac City. Thank you po. All right, thank you very much, Jason Corpus. Manggugulat sa galing ang ating dalawang huling talentado. Ano nga ba ang kanilang mga inihandang talento? Malalaman niya sa pagbabalik ng Pambansang Talent Show ng Pilipinas, ang Talentadong Pinoy. Dalagang kay ganda, mong liligaw ay huwag mangamba. Paborito ng merienda ay buhay nagagamba. Sa pag-aalaga sa mukha niya ay mapapanganga. Maghunos lilika, parang awa mo na. Talentadong Pinoy na number one! Talentadong Pinoy na number one! Tuloy ang ligaya dito sa inyong paboritong Talentadong Pinoy. Itong ating susunod na talentado ay palaging kumasali sa mga beauty contest. Pero ang napupuna ng mga tao ay hindi kanyang beauty, kundi ang kanyang talino. Ano kayang talento ito? Alamin natin mula sa kanya. Ako po si Princess Lorraine Santana at galing po ako sa probinsya ng Bicol. Mahilig po akong sumali sa mga beauty contest noon. Kumakanta rin po ako tsaka sumasayaw. Kadalasan sa pagsali ko, lagi kong nakukuha ang Miss Talent or Best in Talent, ika nga. Sa hirap at sakit ng katawan na inaabot ko every time na nagtitrain ako ng talento ko, masaya ako at proud ako kasi napapatunayan ko sa sarili ko yung pagsisikap ko para doon. No pain, no gain. At dahil sa hirap at pagsisikap, nandito ako ngayon. May papakita ng aking talento sa Talentadong Pinoy. Paalala lamang uli sa ating mga manonood, pawang mga eksperto lamang ang makakagawa ng inyong makikita sa entablado ng Talentadong Pinoy, kaya't huwag na huwag niyo pong gagayahin. Displaying true mind over matter, please give it up for Princess Lorraine Santa Ana, the Queen of Pain. You ready? I hope you're ready. Come on, let's go. Queen of Pain. Okay, habang naghahanda si Queen of Pain na tinatanggal ang mga props niya sa likod. You okay? Okay. Tingnan mo si Tuesday. Tuesday, what do you think? Natawa ako kasi meron kang clip na may spider. Hindi nila pinag-usapan. Meron silang brooch na spider at yun nga talagang kinakain niya. Salamat kay Aliana Martinez, no? At kaya mo pala kami pinasuot na ganito. Dahil may... Totoo bang spider siya mga yon? Opo. Pwede okay, makita? Nasa na ba sila? Okay po. Oh my God! Pwede makita? Oh, it's up there! Oh, it's up there! Ano, wala na it's siya. It's up on the curtains. Oo nga, ayun. Yep. Ayun. Oh, wait a minute. Oh my God, wait a minute. Okay, Tuesday.
my God. What can you say about her performance? Wala. Ang concern ko lang yung mga batang nanonood na sana pag nakita nila, nakita kayo ng gagamba, huwag nyo kainin, kids, no? Tingnan nyo na lang, tapos paglabanin nyo sa stick, ganon. Te, ano mo, sister? Princess po. Princess, ingot ka. Ang ganda mo pa naman. Ang gandang babae, ra. Ang ganda mo. Maganda ang stage presence mo. Okay, ma-appeal ka. Actually, curvy ka. Tuloy mo na lang yung dancing mo. Muna tusukin yung maganda mong mukha. Ang ganda ng mukha mo. Huwag ka na lang kumain ng gagamba, okay? Okay, sige, po. Go. Thank you very much, Tuesday. Lani, welcome to Talentadong Pinoy. I'm still at all. Bakit mo napili yaang ganyan na act? Kasi po, kalimitan mga lalaki lang gumagawa po nito. Pinrove ko lang po sa sarili ko na babae makakapag-perform din po ng ganun. Yun lang kaya talaga po, ginawa ko po talaga lahat. Ito. But I must say, hindi biro yung ginagawa niya. Hindi siya biro talaga. Mahirap ito. Tsaka bago mo talaga ma-master yan. Kasi meron talagang iba't iba sa India, they do that. Parang ritual pero yan. Pero they're in a trance. Nag-meditate ng matinding-matindi. I don't know. Mahirap gawin yan. Mahirap. I don't know. Thank you very much, Lani. Still at a loss for words. Thank you. Rufa. Baka gusto mo isauli yung gagamba sa loob ng jar. Kasi nasa stress ako. Ayun yung isa sa taas. So hindi ko alam kung titingin ako sa kanya, titingin ako sa curtain. But anyway, I'm just really at a loss for words. I'm really shocked. Napakaganda mo, tama si Tuesday. Huwag mo nang tusok-tusokin yung mukha mo. Nagkaayon mo nang mag-belly dancing. Pwede ka sigurong kumanta. You're very beautiful. And ako naman, I just can't watch things like that. At to now, nakatingin pa rin ako sa gagamba na nandyan sa kortina. But I must hail you kasi hindi madali yung ginawa mo and you're very brave. You're a brave young girl. I just wish that you would not poke your face anymore. Thank you. Thank you, Pop. Thank you, Rufa. Direk, almost 2 years, we thought we've seen it all. Yeah. I just watched the movie Inception about pumapasok ka sa panaginip ng ibang tao. Kanino panaginip to tonight? Parang feeling ko nasa parang nasa nightmare ako. Anyway, tama yung sinasabi ng girls. You know what? What's your name? Princess, you are a very attractive girl. Maganda ka. Hindi mo na kailangan mag-resort sa ganyang klaseng trick. After all, after the initial shock, who cares kung magtusok ka ng pisngi mo? Isa pa, hindi pa mga babae maselang sa kanilang kutis. Hindi pa pagbata pa lang tayo, mga teenagers, pa meron tayong pimples. Nagkakaskar tayo pag tiniris mo. That's gonna lead marks on your face that you're gonna regret pag tumanda ka kasi pag tumatanda ka, lumalaylay yung ating skin. You're gonna get those pock marks later on. So don't do that because you're destroying your pretty face. Well, eat spiders, eat snakes, eat worms, but just don't, wag mong iturok yung maganda mong mukha because that is a gift in itself. You know, there's talent but there's also beauty. That's a gift. And don't destroy the gift of God. Pagawa mo na lang sa mga lalaki. Ikaw, magpa-pretty ka na lang. I think if you do a good belly dancing thing, you can already have a wonderful act. Hindi mo na kailangan i-shock kami. Thank you very much, Direk Odi. Palala ulit sa mga bata, wag na wag niyo pong gagayahin. And we always have emergency medical technicians on standby here in Talentadong Pinoy to guarantee the safety of our contestants. Princess, mag-iingat ka sa susunod na pagdesisyonan mong gawin ulit. Yung talento. But nonetheless, thank you very much. Thank you. Thank you, sir. Woo! Half Pinoy at half Norwegian ang ating huling talentadong hiwalay na mga magulang. Nakikita pa ba niya ang kanyang ama? Alamin natin mula mismo sa kanya. Ako si Bridget Hernandez, taga San Pedro, Laguna. Ang trabaho ko po ay caddy. Part-time ko po yung kumakanta sa mga wedding events, saka sa mga bar po. Yung mother ko po, taga Bulacan, Bulakenya po. Tapos ang